Umani ng simpatya online, ang larawan naman ng isang batang umupo sa tabi ng kabaon ng kanyang ama. Ang bata ulilan ng lubos ngayon. Balitang hatid ni Darlene Kay. Excited na raw sanang pumasok sa school ang 5 taong gulang na si Ivo. Pero sa kasamang palad, wala na ang sanay maghahatid sa kanya. Pumanaw kasi ang kanyang papatin dahil sa isang aksidente noong Sabado. Excited talaga kasi yun lang anak niya, yun lang babantayan niya, yun lang ihahatid niya, yun lang ang susunduin niya. Yun lang talaga binibigyan niya ng atensyon yung anak niya. Kaya sa paano na ngayon? Ang nag-iisang anak na si Ivo, ulila na ngayon. Pumanaw na rin kasi ang kanyang ina noong 7 buwan pa lang siya. Kaya ramdam daw talaga ng mga kaanak ni Ivo ang kanyang pangungulila. Yung apo ko kasi pag madaling araw, kami-kami na lang dito sa burol ng anak ko, lumalapit sa kabaong. Siguro namimiss yung papa dahil araw-araw sila magkabanding. Ang tagpong yan, nakuna ng litrato ng kanyang tito at ipinost ito sa Facebook. Agad na nag-viral ang post. Actually, nag-uusap kami ng mga tito niya sa mother side dito. And then, nagulat ako kasi he grab a chair. Siya mismo yung nagdala ng chair sa may kabaong tabi ng papa niya. Then, umupo siya. So, nagulat kami. Lumapit ako actually. Sabi ko, Ivo, anong ginagawa mo dyan? Sabi niya, dito lang ako kasi wawa naman si papa tin eh. Ganyan-ganyan, dito muna ako. Dito ako lalaro sa tabi niya. Sa katunayan, inabutan pa namin na muling nilapitan ni Ivo ang kanyang papa para tingnan. Titingnan ko po. Kasi? Kasi wala na po sa... Ando na po sa heaven. Sama na sila nanay. Mimiss ko na po sa... Sa Linggo ang libing ng kanyang papatin. Kinabukasan, unang araw ni Ivo sa school bilang kinder student. Paano na ako na lang? Hindi ko alam kung makakapagtrabaho pa ako kasi iniisip ko yung pag-aalaga. Sino mag-aalaga? Sino magbabantay? Sino maghahatid sundo sa apo ko? Hanggang ngayon ay wala pang mga gamit sa eskwela at uniforme si Ivo. Balang araw, pangarap niya raw maging artista. Pero sa ngayon, gaya ng nakuna ng kamera, susulitin niya na raw muna ang mga natitirang araw para masilayan ng kanyang papa at makapaglaro sa tabi nito sa huling pagkakataon. Darlene Kay, GMA News.